Hello kids! Magandang umaga sa inyong lahat! Nandito na naman tayo para sa asignaturang arts at tayo ay nasa ikatlo at ikaapat na linggo na. Ang ating aralin ay pagguhit ng mga bagay sa likuran ng isa pang bagay. Muli, ako po si Miss Edsie, ang inyong guro na makakasama sa talakayan ngayong araw na ito. Kung bago pa lang kayo sa ating channel at nais nyong maging updated sa mga aralin, ay pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Milk draws the different fruits or plants to show overlapping of shapes and the contrast of colors in shapes in his color drawing. Matututuhan mo sa aralin na ito ang mga gawaing pagguhit gamit ang iba't ibang linya upang makabuo ng isang disenyong tinatawag na overlap. Ang sining ay iba't ibang uri ng paglikha ng biswal, naririnig o kaya ay isang pagtatanghal na nagpapakita ng kahusayan sa kani-kanilang larangan. Ang isang likhang sining ay mas magiging maganda kung alam nating gamitin ang iba't ibang uri ng instrumento upang mapaunlad ito. Maaaring palawakin ang imahinasyon upang makabuo ng isang obrang katulad ng paulit-ulit o patong-patong na bagay sa isa pang bagay o overlapping. Mga bata, ano ang napapansin sa dalawang larawan? Mapapansin sa unang larawan na magkakatabi lamang ang mga prutas, samantala sa pangalawang larawan ay magkakadikit at magkakapatong na ang mga prutas. Alam mo ba kung anong paraan sa sining ang ipinakikita sa pangalawang larawan? Ito ay ang tinatawag na overlapping. Ano nga ba ang overlapping? Ang overlapping ay pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay. Upang maintindihan ang konsepto ng overlapping, ay masdan natin ang paglalarawan na ito. Makikita natin ang peras ay nasa ibabaw ng mansanas. Nangangahulugan na ang mansanas ay nasa likod ng peras. Masdan pa natin ang ibang mga prutas. Makikita natin ang mga prutas ay magkakadikit at magkakapatong-patong. Ang mga prutas na may natatakpang bahagi ay ang mga nasa likuran. Natatakpan ito ng ibang mga prutas na nasa ibabaw nito. Paano isinasagawa ang overlapping sa likhang sining? Narito ang mga paraan ng paggawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng overlapping. Unang bilang, gumuhit ng mga larawan ng prutas na magkakapatong-patong sa isa't isa.
Pangalawa, gamit ang pambura, burahin ang bahagi ng larawan na nakapatong sa isa pang larawan. Pangatlo, kulayan ng naaayon sa tamang kulay. Masdan mo ngayon ang larawang overlap. Hindi ba't madali lang itong gawin? Alam kong kayang-kaya nyo rin ito. Ngayon ay pansining mabuti ang mga larawan. Tukuyin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng overlapping. Alin kaya sa apat na larawan na ito ang nagpapakita ng overlapping? Ito ang mga pangalawang larawan at ang pang-apat na larawan. Upang lubos na maunawaan ang pagguhit ng overlap, suriin ang bawat larawan at ilagay sa kahon ng check kung tama ang ipinakikita at X naman kung mali. Ang sagot sa unang larawan ay X. Ang pangalawang sagot ay check. Ang sagot sa pangatlo ay X. Ang pang-apat ay check. At ang panlima ay X. Kayahin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Unang bilang, ito ay nagpapakita ng overlap. Ang sagot ay T. Pangalawang bilang, ang overlap ay pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay. Ang sagot ay T. Pangatlo, tinatawag ding overlap ang mga ito. Ang sagot ay T. Pang-apat, maaari ring gamitin ang overlap sa mga bagay at letra katulad nito. Ang sagot ay T. Panlima, maituturing na isang magandang likhang sining ang pagguhit ng overlapping.
Ang tamang sagot ay P. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Ngayon ay handa na kayong sagutan ang mga pagsasanay na ibibigay ng inyong mga guro. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, paalam!